Para, nakausap ka na ba ng mga pulis? Nakwento ko kasi sa kanila yung away nyo ni Vince. Nasabi mo rin ba sa kanila kung gaano kasalbahe yung kaibigan mo? Kung gaano kabastos at ka-immoral? Alam ko na hindi perfect si Vince. Pero hindi niya pa rin deserve na patayin. Para, ginugulo ka ba na ito? Hindi, nag-usap lang kami. Excuse me. Abi, bakit ho ba may mga lalaking kagaya ni Vince? Alam mo, ako lang eh. Ganun talaga eh. May masasamang tao, may mababait. Kahit ano pa religion nila. Kaya nga ginagawa ko lahat para protektahan ka. Alam mo, pagdating ng araw na mag-aasawa ka na, siya naman na mag-aalaga sa'yo. Kailangan mo ng isang lalaking respetuhin ka na hindi ka sasaktan. Yung ginawa sa'yo ni Vince, hindi yan ang nakakabuo ng pagkatao mo. Yung gandang mo yan, ang talino mo, at yung kabutihang meron ka, walang makakakuha nun, kahit sino. Maghintay ka lang dahil may taong nakalaan talaga para sa'yo. Mamahalin ka na kahit na ano pa nangyari sa'yo. Konting tiis na lang mata ko. Inshallah, mawawala rin lahat ng pagsubok nito. Tao po. Ano yun? Magandang gabi po. Ako po si Edgar. Nandiyan po ba si Farah? Ano kailangan mo sa anak ko? Yayain ko lang po sana siyang lumabas kung okay lang po sa inyo. Mukha ka naman na mabuting bata at na-appreciate ko naman at nagpapaalam ka sa akin. Ano relihiyon mo? Hindi ako Muslim. Tatapatin na kita, ah. Kung may gusto ka sa anak ko, huwag na. Bukod sa nakatutok siya sa pag-aaral niya, bawal sa isang babae Muslim na makasal ang isang hindi Muslim. Tanging lalaking Muslim lang ang pwede. Grabe naman po, kasal po agad. Oh, ganun talaga eh. Wala sa amin ang boyfriend-girlfriend. Haram o bawal sa amin yun, Edgar. So sana, habang maaga pa, maintindihan mo yun, pasensya ka na. Pasensya na rin ho. Naintindihan ko po kayo. Mauna na po ako. Sige. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Alam kong nandiyan ka, awat ako. Ginugulo ka ba ng Edgar niya sa school? Mabuti ko siyang tao, Abi. Pero alam mong hindi kayo pwede.
Thank you.